Kumusta guys? Welcome back to my YouTube channel. Ito na naman ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi po tayo dito gagawa ng bahay. Ang channel na ito ay cooking channel. Oh, yung mahilig sa maasim dyan. Ano ba yan? Ang epal ng manok. Ito yung masarap na asim na babalik-balikan mo. Hindi yung asim ng katabi mo sa MRT. Ano ba yan? Ang geolog sa pagkasabi. MRT. Today, magluluto tayo ng... Ay, wait. Hindi pala tayo magluluto. Cooking channel, hindi magluluto. Today, tuturuan ko kayong gumawa ng kilawing tanige. Hindi kasi ito niluluto sa apoy, guys. Maluluto siya sa pagkababad niya sa asid ng suka. Luto pa rin yun, di ba? Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pindutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Ito na guys ang mga ingredients. Una, 500 grams tanige meat cut into cubes. Usually dito sa bahay namin guys, ang ginagawa ng dad ko ay kilawing dilis. Eh since mayaman tayo today, bumili ang mami ko ng tanige. Next, 3 medium size onions or sibuyas, chopped. 2 to 3 pieces thumb-sized ginger or luya, chopped. 3 large siling labuyo. 1 cup vinegar for washing or yung paghuhugasan ng ating tanigim later. 1 cup vinegar for final marinade. 3 tablespoons fresh calamansi juice for additional tangy taste to guys. Wow, tangy taste. Then, salt and pepper to taste. Ito na yung ating tanige cut into cubes. Ibababad muna natin siya sa suka for 30 minutes. Bali, parang huhugasan muna natin siya sa suka para matanggal yung mga mikrobyo at yung lansa ng isda. Yung iba kasi guys, diretso, kung ano yung pinagbabaran, diretso kain na, talo-talo na, laman dyan din yan. Ayan, nalagyan muna natin ng suka. Mas okay talaga guys kung ihuhugasan muna sa suka para safe. Then, haluin natin siya. I-make sure natin na lahat ng tanigin natin ay nakalubog sa suka. And then yan, kung kulang pa at hindi pa nakalubog lahat, magdadagdag tayo ng suka. Then yan, nakalubog na lahat. Ibababad natin to for 30 minutes and then ipe-prepare muna natin lahat ng iba pang ingredients. Una guys, naghiwa muna tayo ng sibuyas. Hindi ko na guys papakita lahat ng sibuyas kung paano ko hiniwa. Alam niyo ba guys na ang sibuyas ay mataas sa antioxidants. So maganda talaga siya sa ating katawan. At alam niyo rin ba na ang kilawin ay originated sa South America or sa Latin America? Ang tawag sa kanya ay ceviche. Same din lang na halos ng ingredients. Ang ginagamit lang nila ay lime or lemon at tinadagdagan lang nila ng ibang spices. Then next, ihiwain na natin ang ating mga luya. Nasa sa inyo guys kung gaano karami ang luya, kung gaano kaanghang ang gusto nyo. Alam nyo ba guys na ang luya ay may anti-inflammatory effect sa ating katawan? So maganda siya sa ating katawan. At nagtatanggal din siya ng lansa. At pampaganda rin siya ng boses. Next, ihiwain na natin yung ating mga siling labuyo. Nasa sa inyo guys kung gaano karaming siling ilalagay nyo. Mas marami, syempre mas manghang. Pero huwag naman guys yung mas marami yung sili. Baka kilawing sili na mangyari dyan.
And then ito na guys, after 30 minutes, ito na yung ating binabad kanina na tanige sa suka. Bali, i-discard natin yung suka na ito, tatapon natin at papalitan natin ang bagong suka pag minixan natin lahat ng ingredients. Madali lang talaga guys gawin itong kilawin. Once na na-prepare nyo na lahat ng ingredients, tuloy-tuloy na. Yan, una guys, naglagay tayo ng asin sa ating tanige. Tansyahin nyo lang po yung asin, depende po sa panlasa ninyo. Then ayan, naglagay na po tayo ng paminta. Tansyahin nyo lang po kung gaano karami. Ayan, pabebe po tayo maglagay. And then haluin lang natin 'to. Then ilagay na natin yung ating suka. Haluin natin ulit ng kaunti. Then ilagay na natin yung ating calamansi juice. Naglagay tayo ulit ng calamansi juice kasi may kakaiba pa rin siyang asim. Iba yung asim niya sa suka. Para meron siyang tangy taste. Tangy. Ayan, nilagay na natin yung ating sibuyas at luya. O di ba guys, mabilis lang talaga siyang gawin. Then hahaluin lang natin ito. Then, ilagay na natin yung ating siling labuyo. Then, ayun na. Tapos na tayo, guys. Haluin lang natin to ng maigi hanggang sa matunaw yung asin. At ibabad pa natin to ng mas matagal pa ng kaunti. Siguro 30 minutes pa up to 1 hour para lutong-luto talaga sa suka yung ating tanige. Pwede nyo muna siyang ilagay sa refrigerator para malamig-lamig. Guys, optional, minsan naglalagay yung iba ng cucumber or ng labanos para may lasa siyang pagka-fresh at syempre mas healthy, di ba? Pero dito hindi na tayo naglagay kasi hindi pa tayo nakabili. At pwede rin kayo maglagay dito ng gata. May ganun minsan, naglalagay yung iba ng gata. Pwede rin naman po yun. Ito na ang ating kilawing tanige. Uy, nangangasim siya. Gagawa na rin siya later. I-try nyo na rin to guys sa mga bahay nyo. Masarap to guys, promise. Kung nagustuhan nyo ang recipe video na ito, ay please give it a thumbs up at pakishare na rin sa iba. At kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na! At pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago tayong recipe video upload. I-follow nyo na rin ako guys sa aking social media accounts na makikita nyo sa description box below or sa end nitong video. Thank you for watching and see you on my next video! We'll be right back.